Magandang gabi. Narito ang latest weather update na inisyo ng Pag-asa ngayong 5 PM ngayong April 22, 2021. Ito ay Severe Weather Bulletin number 25 para pa rin ito kay Typhoon Bising na may international name na Surigae. Ayon nga rin sa ulat ng Pag-asa, si Typhoon Bising ay bumilis habang patuloy na napapanatili ang kanyang lakas habang ito ay gumagalaw patungo ng hilaga, hilagang silangan. Papalayo sa kalupaan ng Pilipinas. Huling namataan si Bagyong Bising as of 4 PM ngayong araw sa may 390 km east ng Basco, Batanes at ito ay mayroong maximum sustained winds na 150 km per hour aabot sa gitna at may pagbugso na 185 km per hour. Ang movement nito ay patungo ito ng north to northeastward at 15 km per hour. Ang forecast position nito within 24 hours or bukas sa tanghali, ito ay nasa 765 km east, northeast ng Itbayat, Batanes at within 48 hours or Sabado ng tanghali, ito ay nasa 1,115 km east of extreme northern Luzon at within 72 hours or Sunday ng tanghali, ito ay nasa 1,795 km east ng extreme northern Luzon or outside na siya ng Philippine area of responsibility, habang sa Lunes ng tanghali or within 96 hours, ito ay nasa 2,735 km east, northeast ng extreme northern Luzon or outside na talaga siya ng Philippine area of responsibility. At magandang balita po, sa ngayon ay wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang lugar sa Pilipinas. Ayon nga rin sa Pag-asa, bagamat wala ng tropical cyclone wind signal, mayroon pa rin naman tayong mga tropical cyclone winds at ang sabi nga dito ay ito ay at least strong breeze to near gale in strength, extend outward up to 370 km from the center of the typhoon. Destructive typhoon force winds extend outward of 290 km from the center of the typhoon. At sa loob ng 24 hours, the northeasterly wind flow enhanced by the typhoon will also bring strong breeze to near gale with higher gusts over the coastal and mountainous areas of Ilocos Norte, Apayao, and Cagayan. Ito naman ang mga hazards sa maaaring makaapekto sa mga coastal waters ng Pilipinas. In the next 24 hours, under pa rin ng influence si Typhoon Bising at dahil na rin sa enhanced northeasterly wind flow, itong mga sea conditions na to ay maaari pa rin ma-experience natin sa mga coastal waters ng bansa. Maaaring magkaroon ng rough to high seas at maaaring ma-experience yan dyan sa may northern at eastern seaboards ng northern Luzon na maaaring umabot ang pag-alon sa 2.5 to 7 meters. Sea travel is risky para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Rough seas over the seaboard ng Aurora and the seaboards ng extreme northern Quezon kabilang na ang northern at eastern seaboard ng Pulilio Islands na may pag-alon na maaaring umabot sa 2.5 to 4 meters. Sea travel is risky para sa lahat ng uring ng sasakyang pandagat dito sa ganitong water condition. Mariners without the proper experience should immediately seek safe harbor. Moderate to rough seas naman ang maaaring maramdaman sa may eastern seaboard ng Bicol Region at sa western seaboard ng northern Luzon na may pag-alon na 1.5 to 3 meters. Mariners of small sea crabs again are advised not to venture out over these waters. At yung mga inexperienced mariners natin of these vessels should avoid navigating in these sea conditions. Ang susunod na weather update ng Pag-asa ay i-issue nila ngayong 11 PM. Para sa pinakalatest na balita, maaari tayong tumutok sa Facebook page ng Pag-asa. Thank you for watching RDM Designs and mag-ingat po tayo kay Typhoon Bising bagamat wala na po ang ating tropical cyclone wind signal sa buong Pilipinas.